ika-24 na kabanata. Nag-asawa si Isaac. Matandang matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari pa bang si Isaac na ang pumunta roon?" tanong ng alipin. "Aba, hindi. Huwag mo papupuntahin doon si Isaac," tugon ni Abraham. "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko." Kaya't inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng amo niyang si Abraham at nanumpang susundin ito. Naghanda ng 10 kamelyo ang alipin. Matapos nilang kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungo Mesopotamia sa lungsod na tinitirhan ni Nahor. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod sa tabi ng balong naroroon ang mga kamelyo. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, tumarating ang mga babae para umigib. Siya'y nanalangin ng ganito, "Yahweh, Diyos ni Abraham, pagpalain po ninyo ang aking lakad, tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako pa'y makikinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang, 'Uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo,' iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon, malalaman ko na tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking amo." Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na anak ni Betuel at apo ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Siya'y dalaga pa at napakaganda. Lumusang siya sa bukal, pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, "Maaari bang makainom?" "Aba, opo," sagot ng babae. At inilalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na, ay sinabi pa ng dalaga, "Paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo." Isinali niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng kamelyo. Tahimik na nagmamasid ang alipin at iniisip kung iyon na ang tugon ni Yahweh sa kanyang dalangin. Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang hikaw at 2 pulseras na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos, ito'y tinanong niya, "Kanino kang anak? Maari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi?" Sumagot ang babae, "Ako po'y anak ni Betuel na anak ni Nahor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain pati sa inyong mga hayop." Sa tuwa ng alipin, lumuhod siya at sumamba kay Yahweh. Wika niya, "Purihin si Yahweh, ang Diyos ni Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng kapatid ng aking amo." Nagdudumaling umuwi ang dalaga at sinalaysay sa kanyang ina ang lahat. Si Rebecca ay may nakatatandang kapatid na lalaki. Laban ang ngalan nito. Tumakbo siyang papunta sa balong kinaroroonan ng lalaki nang marinig niya ang salaysay ng kanyang kapatid. At makita ang hikaw at ang mga pulseras na suot nito. Nakita nga niya ang tao sa tabi ng balon pati ang kanyang mga kamelyo. Sinabi ni Laban, "Bakit nandyan pa kayo? Tayo na po sa amin, lalaking pinagpala ni Yahweh. Nakahanda na po ang pagpapahingahan ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamelyo." Sumama nga ang alipin
Pagdating sa bahay, ibinaba ni Laban ang karga ng mga kamelyo at pinakain ang mga hayop. Ang alipin na may binigyan niya ng tubig upang maghugas ng paa, pati ang mga kasama nito. Dinulutan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng alipin, "Sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain." Bansang nagmula sa mga anak ni Noe at ang mga lahing kanilang pinagbuhatan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa sa daigdig pagkatapos ng baha. Niloob ba ni Yahweh na ang asawa niyang si Sara ay magkaanak pa pagkamat matanda na? Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ako pa'y pinanumpa niya na di ko babaya ang taga-Kanaan ang mapangasawa ng anak niyang ito. Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong ko po siya ng ganito, "Kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano po naman ang aking gagawin?" Ang sagot po niya ay sasamahan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. Dito rob sa angka ng kanyang ama, ako kumuha ng mapapangasawa ng kanyang anak. Iyan po ang utos sa akin. Kung sundin mo ito, ang sabi pa sa akin, natupad mo na ang iyong tungkulin. Kung tanggihan ka naman ang aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. Nagsapit ko po sa may balon kanina, ako'y nanalangin ng ganito, "O Yahweh, Diyos ni Abraham, tatayo po ako sa may balong ito at pag may dumating na dalaga upang umikib, ako'y makikiinom. Kapag ako'y pinainom, pati ang aking mga kamelyo, iyon na po sana ang pinili ninyo upang mapangasawa ng anak ng aking amo." Hindi pa natatapos ang aking panalangin, dumating nga si Rebecca. Lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanyang ako'y painumin. At hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking mga kamelyo. Tinanong ko po siya, "Kanino kang anak?" Ang sagot po ay kay Betuel na anak ng mag-asawang Nakor at Milka. Kaya't kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuotan ng mga pulseras. Pagkatapos, ako'y nagpatira pa sa lupa at sumamba kay Yahweh, sa Diyos ng amo kong si Abraham, pagkat pinatnubayan niya ako at nihatid sa tahanang ito, at dito ko nasumpungan ang dalagang dapat mapangasawa ng kanyang anak. Kaya't hinihiling ko na sabihin ninyo sa akin, kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking amo. Kung hindi naman, sabihin din ninyo, at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. Sumagot ang mag-amang Betuel at Laban, "Yamang ang bagay na ito'y mula kay Yahweh. Wala na kaming masasabing anuman. Isama mo si Rebecca pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong amo." Pagkarinig nito, ang alipin ni Abraham ay muling nagpatira pa at nagpuri kay Yahweh. At inilabas siya ang mga damit at mga hiyas na ginto at pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at ang kanilang ina. Pagkatapos, ang alipin at mga kasama nito ay kumain na at uminom. At doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukas ay nagpaalam na siya. Ngunit hiniling ng ina at ng kapatid ni Rebecca na magparaan muna ng isang linggo o 10 araw bago umalis. Sinabi ng alipin, "Yamang pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, nahintulutan na po ninyo ako magbalik sa aking amo." "Kung gayon," sabi nila, "tawagin natin si Rebecca at itanong ang kanyang kapasyahan. Sasama ka na ba sa taong ito?" tanong nila. "Opo," tugon niya. Si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at mga kasama nito matapos baspasan ng ganito. "Ikaw nawa o Rebecca ay maging ina ng marami, mga lunsod ng kaaway, malupig ng iyong lahi." Nang handa na ang lahat, si Rebecca at ang mga utosan na iyong babae ay sumakay sa kamelyo at umalis kasunod ng alipin kumuha sa kanya. Nang panahong iyon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Be'er Lahai-Roi.
ang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating ng mga kamelyo. Natanong ni Rebecca si Isaac kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatagpo nila, isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina.